araw nga mga misis ay nag-iisip ako kung ano ang pwede kong maiulam. Kung ito bang itlog na mayroong kamatis, o kaya ay magkukuha na lamang ako ng kangkong sa likod ng bahay at yun na lamang gigisahin ko. Kaso lamang ay nasasawa na ako sa itlog tapos lalagyan pa ng kamatis ay maasim. Nag-iisip na nga ako magsasaing ba ako kaya tinatakal ko na. Isang cup lang, okay na yan sa akin, total diet naman ako. Bago nga ako pumunta sa likuran ay tiningnan ko muna yung iniinit kong tubig, pampaligo ko yan at napakalamig. Sinisip ko na nga ako sa sobrang lamig. Nakasalang na rin ako ng aking sinaing para mamaya-maya pagkatapos kong magluto ay ready to eat na. Pagkatapos kong i-check ang mga nakasalang ko ay pupunta na ako sa likod bahay at mangunguha ako ng kangkong. Meron akong tarim doon, okay na yun, yun na lang ang iuulam ko, ikisa ko lang yun, solve lang tanghalian. Aba, nagtataka naman ako sa mga kapitbahay ko. Mukhang ilang araw na yatang walang naiimbita sa akin sa kainan. Siguro hindi na sila nagbe-birthday at wala na rin binyagan. Kailan kaya magkakaroon ulit ng kainan para naman makapunta ako at makapagtsibugan? Napag-isip-isip ko, mahirap pala kapag lagi nakakulong sa bahay. Hindi ka updated kung saan merong handaan at tsibugan. Nangihina pa naman ako kapag ako ay hindi nakakapunta sa mga kainan. Pero naisip ko, okay naman ito. Good for the health naman ang gulay. Kaya okay na yan kung kangkong ang maiulam natin. Igigisa ko na lang yan. Meh! O diba, hindi pa ako kumakain. Pero yun ang epekto sa akin. Sabi ko nga ay igigisa ko lang itong kangkong. Kahit walang sahog, okay na ito. Kapag bukas ay wala ba talaga umimbita sa akin sa kainan? Naku, mukhang kakain ulit ako ng gulay. Sigurado, gisang talbos ng kamote na naman. Hindi bali, basta't ang paligid ay merong mga damo, ayos lang yan, hindi ako magugutom. Pagkatapos ko kumuha ng kangkong sa likod bahay ay bumalik na ako sa kusina. Siyempre mga misis, ano ba ang gagawin kapag kumuha ka ng kangkong na madumi at galing sa lupa? Siyempre, hugasan mo muna ito. Pero bago natin yan gawin ay kailangan ko muna piliin kung ano ba ang dapat na isama sa pag-isa. Alang isama mo yung mga sira-sira na dahon, siyempre piliin muna natin yan. Hayaan nyo na nga pala mga misis kung ganyan ang itsura ng kusina ko, o diba? Yung kangkong na kinuha ko parang bouquet of flowers. Wala man ang binigay sa akin ng asawa ko nung Valentine's, eh okay lang yan, at least ngayon meron akong pabouquet of kangkong, diba? Habang naghihimay nga ako ng kangkong mga misis ay naisip ko bigla, asa na kaya yung mga manok na pag-alagala dyan sa labas? Ngayon ko sila kailangan. Lalo na at maulan ngayon, naku, napakasarap ngayong magsabaw. Siguro napanood ng may-ari ng manok ang vlog ko nung nakaraan na wala akong naiuwing pulutan galing sa kasalan. Kaya naman siguro dali-dali niyang ikinulong ang mga manok niya at naku, baka mapag-initan ko pa ay maipulutan ko pa. Hinugasan ko nga muna mare ang kangkong. Siyempre naman may lupa-lupa pa yan. Vegetarian tayo for today's video. Kumuha na nga ako ng bawang, 3 piraso lang. Huwag na tayong magsibuyas mga mare, mahal ang sibuyas ngayon. Okay na yung bawang mga mare. Ang importante meron akong mantika. Mahirap mag-isa kapag walang mantika mga mare. Napag-isip-isip ko nga, dagdagan ko na tuloy ng kamatis para raw maganda sa presentation. Pampakulay lang kahit alam kong maasim yan. Lahat na talaga ngayon nagmamahal. Buto na lang itong kamatis, 8 piraso 20 pesos. Ayos na ito sa akin. Tinanggal ko nga ang mga buto-buto niyan. Ako baka instant magkaroon tayo ng tomato farm sa loob ng tiyan. Siyempre joke lang, hindi naman totoo yun. Pampatawa lang guys. Ang hirap pala kapag wala kang pera at wala pang maiulam. Naisip ko minsan, wala na nga maipambili ng ulam, wala pang nangingimbita sa handaan. Sabi ko na nga sa sarili ko, Lord, nako Diyos ko, mukhang pinagkakaitan mo naman ako for today's video. Siyempre mga mare, hinugasan ko muna yung kawali. Hindi ko na sinabon kasi yung lasa nung nakaraang niluto dyan. Para naman mailasa ulit sa kangkong. Pagkalagay ko nga nitong mantika mga mare, kahit hindi pa yan mainit, nilagay ko na ang bawang. Okay lang yan. Pagkatapos kong haluin ng kaunti, syempre hindi ko na rin patatagalin. Inalagay ko na rin ng kamatis. Paiksi ang pasensya natin for today's video mga mare. Kapag ganito talagang walang umiimbita sa akin sa kainan, umiinit ang ulo ko mga mare. Buti na lang mga misis, wala ngayon yung asawa ko. Dahil sa sobrang init ng ulo ko ngayon, baka humiwa ako ng kaunting taba sa tiyan niya at hinihalo ko dito sa kangkong. Nakita ko nga yung tirang itlog ng asawa ko kaninang umaga. Kinain niya, almusal, itlog ha, itlog ng manok ha, baka kung ano ang nasa isip ninyo. Inilagay ko na nga yung kangkong, okay na yung itlog ngayon na pansahog dito.
kaysa naman sa karne na ako nakaka-high blood pero namimiss ko na ang lasa ng karne. Siyempre, hinalo-halo ko lang yan at pagkatapos ko yung halo-haloin ang ganyan ay nahihilo na siya ay maglalagay na ako ng dagat, este ng asin pala. Pagkatapos ko maglagay ng asin ay maglalagay na ako niya ng magic sarap, yung pang paubos ng buhok ay hindi, pang pasarap yun, hindi yun pang paiksi ng buhay, pang pahaba yun ang buhay. Siyempre, pagkatapos ko naman maglagay ng magic sarap ay naglagay ako ng paminta, yung nakaka-atsing, yung durog. Nako mga pieces, kung hindi pa naman nga sumarap yan, nako magtatampo na talaga ako sa sarili ko niyan. Pero okay lang yan mga misis kung hindi yan masarap. Ako lang naman ang kakain yan, wala naman akong bisita. Eh sabi ko nga ilalagyan ko ng kaunting toyo. Kasi lang itong toyo, tinutoyo. Ayaw makisama, ayaw lumabas. Kaunti lang ang kailangan ko, ayaw pang ibigay sa akin. Mabuti na lang talaga mga misis, meron akong tanim na kangkong sa likod. Dahil kung hindi, baka napagbalingan ko yung mga pato ng tita ko. Nako, delikado. Sa bagay na isip ko, marami naman siyang pato. Siguro hindi naman niya mahalata kung babawasan ko ng isang peraso. Ay syempre mga misis, bibidyohan ko naman yung sarili ko na nagluluto ako para kunwari magaling akong magluto. Kahit hindi yan masarap mga wari, okay lang. O yan nga, tapos na, tinakpan ko nang muna at may patamsap pa. Syempre maliligo na ako, kinuha ko na yung ininit kong tubig. At sobrang lamig na mga wari, hindi ko kaya talagang maligo nang walang mainit na tubig. Sinisipo na nga ako, gawa ng lamig na ito, hay nako. Syempre naman mga misis, hindi ko na kayo isinama sa loob ng CR, madilim dun, walang ilaw. Wala naman akong pupuntahan mga misis, sa loob lang ako ng bahay. Kaya ako naka-long sleeve kasi malamig talaga at sinisipo na ako. O diba, fresh na ang lola nyo. Kakain na tayo ng ating ginisang kangkong na may itlog ng asawa ko. Este, tirang itlog pala ng asawa ko. Ngayon nga lang pala ako kumain mga mare na ang laman ng tumbler ko ay tubig. Dati kasi ang nilalaman-laman ko dyan ay ang cheeser na tangkomelo. Siyempre mare, kahit hindi masarap ang luto ko, para sa akin masarap for today's video. Ita-thumbs up ko yan. O diba unang kagat? Agad. Habang kumakain nga ako mga misis ay muntik na ako mag-transform bilang kambing. Mabuti na lamang at nalabanan ko, hindi na tuloy ang pag-transform mga misis. Tuloy ang kain. Habang kumakain nga ako mga misis ay magpo-promote na ako. I-follow nyo naman ang aking FB page para anas naman kung anong feeling ng merong 1K followers. Dahil sa ngayon mga misis, nasa 345 followers pa lang ang FB page ko. At syempre kung hindi naman kayo busy, ipuntahan nyo na rin ang YouTube channel ko. Ang YouTube channel ko ay merong 3,000 subscriber. Sana ay panoorin nyo rin ang mga videos ko doon na puro kalokohan at walang kwenta. Pero nakakatawa naman yung iba. Siyempre naman mga misis, i-share nyo na yung video natin. At pagkatapos ko nga kumain ay sumama ang pakiramdam ko. Nako, ngayon ko lang na-realize na ang kangkong pala nakaka-high blood din. Kaya ininuman ko kaagad ng gamot mga misis at baka lumala pa. Sinasabi ko na nga ba, hindi na nga ako kumakain ng karne mag-iisang linggo na. Tapos high blood din pa ako. Kaya naman pagkatapos kong kumain, napag-isip-isip ko, buti pang mahiga na lang at baka hindi na ako magahin ito. Mukhang ito talagang epekto mga misis ng ulan araw, hindi mo maintindihan, parang bag ng babae, tinutoyo mga misis. O siya, hanggang dito na lang ang video ko mga misis, i-follow nyo na ako at syempre share nyo naman itong aking video nang makarating sa sanlibutan. Salamat!